May 2017, a furious battle erupted between ISIL-affiliated fighters and government forces in Marawi, Philippines. After 5 months of fighting, the city was left in ruins and 98% of its inhabitants had fled. 1 year after their displacement, these people still wait to return home. Ako po si Abdul Jabbar Dimalna, nagmula sa barangay. I'm Abdul Jabbar Dimalna, from Barangay Tulali, Disumangkop, Marawi City. I'm a tribal dance instructor specializing in Maranao dance. Tribal dance. Generally talaga is Maranao dance. Nung palikas kami, ang pinakauna. Before the siege happened, one of my sources of income was renting out Maranao traditional dresses and the other landaps that I have sewn. At tinatawag namin landap. Noon, we were busy sewing costumes when we suddenly heard gunshots in Basak, Malutlut. Bigla namin narinig na may nagputukan doon sa Basak, Malutlut. Noong sabi nila yung mga ISIS is kukunin nila yung ISIL were forcefully recruiting young men to join their group, giving them guns to fight para lumaban sa mga sundalo. Paglikas ng mga tao. After a few hours, everyone started fleeing Marawi City until we were the only ones left. Naisip ko, ilikas ko yung mga kapatid ko at saka mga performer ko. That's when I decided to leave the city. I gathered my brothers and my adopted performers and went to Sagiwaran Evacuation Center. So naisip ko nang ilikas sila. Naisipan kong dalhin yung malong dahil ito yung bigay sa akin ito ng mga lolo at lola ko. The first thing I took was my landap that my grandparents gave me. Yung this landap's name is Lilintikan, which means well taken care of. So marami yung design ng malong, so kakaiba ito eh. Ito yung landap na pinangalanan Lilintikan, kumbaga inaalagaan. There are a lot of interested buyers from all over the world, especially from the US. USA and New York, ilang bisis nila sa akin, ilang bisis nila ako kinausap para bilhin yung malong. But I cannot just sell it because it is a family heirloom and it reminds me of our hardships in Marawi during the siege. Nagbibigay sa akin ng alaala sa nangyari sa Marawi. Kaya pag nakikita ko ito, naalala ko. At saka pag nakikita ko tong malong na ito, whenever I see the landap, I remember the livelihood we lost in Marawi. Not only our livelihood, but also the dreams of my brothers and adopted performers. Ng mga kabataan sa Marawi. Kasi kung pinagpalit ko to, para ko rin. If I sell this, it's like selling my whole being as a Maranao on. Bininta ko to, parang para ko rin bininta yung pagiging isang Maranao ko. Kung may gustong bumili, may gustong I will never exchange this for anything. Isang bagay kung gaano ka importante. Hindi ko ipagpapalit.